Hey, what's up mga kasa? Welcome back to my vlog. So, for today's vlog, i-install ko ngayon yung aking nabiling flame slider na nabili ko sa Shopee. Ayan, ito yun. Nabili ko siya sa halagang 1.5. At bumili na rin ako ng socket na 70mm para ma-install natin dito sa ZX4R. Kasi yung stock na socket dito is 14mm or 12mm, pero yung kasama nitong frame slider ay 17mm. Ayan, dinala ko na to para ma-check ko yung sukat sa Ace Hardware. Ayan, let's go. Tapos may nabili na rin ako kanina na leg bag sa Sec Motor Supply. Leg bag to, pero pwede ko siyang ilagay sa gas tank. Magnetic naman siya, kaya okay lang na ilagay natin dito sa tank bag. In case lang na mangalay tayo sa leg, pwede natin siyang ilipat dito sa tank. Alright. Kaya, pakita ko rin sa inyo kung paano ito pinakabit. Let's go! Ayan, simulan na natin pagtatanggal nitong bolt na stock, nitong ZX4RR. Gagamitin na natin itong number 12 na socket. Alright, let's go! Ingatan lang natin, baka tumama sa fairings. Medyo maganit siya. Ay, hindi lang siya medyo maganit. Sobrang, ano niya, higpit. Kaya kailangan ng malupet na pwersa. So, yan, tanggalan natin. Ayan. Ito yung stock niya. Kung makikita nyo. Ayan. Tapos, papalit natin ito. Ito yung pinaka, ano niya, frame slider mga kasa. Ayan o. Para ma-prevent natin yung pag natumba, magkaroon ng gas-gas dito sa fairings or kahit saan pa. Tapos meron siyang hindi ko alam ang tawag dito. May kasama siyang extension ata to para dito. Ayun. Ayan, dalawa to, yung isa sa kabila. Itong isang maiksi ay dito sa right. Ayan. Yung nasa left kasi mas malubog, kaya kailangan ng mas mahabang tornilyo. Tornilyo pa tawag dito. Ito naman yung isa. Ayan. Para sa kabila. Ayan. Mas mahaba yung extension nung sa kabila. Dahil nga mas lubog dun. Kaya, ayan. Install natin. May kasama rin siyang dalawang washer. Tara, install na natin. Yun, saktong-sakto. Parang sinukat. Ito ba yung mixi? Tapos, dito na natin gagamitin itong 17mm. Buto na lang, pasok. Thank you.
Nahigpitan pa. Hindi siya nahigpitan. Nahigpitan. Tama ang ating ginagawa. Kasi nahigpitan siya. Ayun yun. Siyempre, nahigpitan pa natin yun. Isa pa. Yun. Ayun, no? Di ba? Solid. So, safe na siya. Try naman natin yung sa kabila. Okay mga kosa, ito naman yung tatanggalin natin itong sa kaliwa. So, gamit ulit tayo ng 12mm na socket para matanggal yung stock. Ingat lang sa mga fairings. Pwede sa ulit. Ito maganit. Umiikot yung aking socket eh. Yun! Alam mo kaya maganito kasi meron siyang threadlock eh. Yung parang liquid na nilalagay. Naghahanap ako kanina sa Ace Hardware. Kaso wala daw available. Diba? Kaya sa ipagawa pa natin sa labas, ay paggastos pa tayo. Kaya bumili na ako ng socket. Pantanggal tsaka pangkapit. Ito, matagal ko na itong tools. Nabili ko siya sa Antipolo ng murang halaga. Ayan. Ay, yung maxi niya. Mas maxi siya compared dun sa... Tama ba? Baka ito ay para sa kanan. Hindi. Mahabati. Okay. Ibit na natin. Pakita ko sa inyo yung comparison. Sakit. Tantog na. So ito yung sa right na stock at ito naman yung sa left. Ayan, mas maiksi siya. Hindi ko sure kung ito ba ay para dito. Tingin ko para dito to. Let's go! Sabit na natin. So, unahin natin itong... Mahabang ito. Kasi na yung ating washer. Washer! Tapos, kagamitan na natin ng socket na 17mm. Pasok mo. Ba? Hindi naman.
bitbitan na natin. Kung tama naman yung ating pag-install. Na ito malalaglag. Safe. Diba? Yeah. Meron na tayong protection pag tayo'y natumba or na-slide. Ayan siya. Tapos sa kabila, ayan. Solid! Pagkakabit natin. Wait lang. Focus. Yan. Ayun. Ang dumi niya, no? Hindi ko nalilinis pa eh. Ng todo. Ano sa kabila? Yan. So, papakita ko naman sa inyo mga kasa yung nabili kong tank pad at leg bag. Double purpose yun. So, yeah. Buksan ko muna. Okay mga kasa, ito naman yung nabili kong leg bag. Pwede rin siya sa belt. Kasi nga, dito siya nakakabit sa belt at sa leg. Pero yung pinaka-bag niya, ito nakalagay sa may leg mo. So, talaga ka na to. Leg bag. So, patayin natin. Open natin. Nabili ko lang siya ng 800 pesos sa Sec Moto Supply. At mayroon pa silang less na 10%. So, naging ano siya, 720 pesos. Ang ingay ng aso. Attention na po. So, nandito yung kanyang mga waterproof cover. Ayan. Waterproof cover. Tapos yung kanyang mga lace para sa belt mo. Ay, belt mo. Para sa belt natin at para sa leg. May atin kabit yan. Unahin na muna natin itong kanyang magnet. Kung talagang didikit pa dito sa ating tank. Didikit. Solid. Gas din yun. Ganda niya. Solid. Tapos pwede nyo po siyang expand. Ayun o. From 3 liters, pwede nyo pa daw siyang ma-expand ng 5. Hindi ko sure. Pero na-extend naman siya. Oo, oh, di ba ba? Na-extend siya. Di, tingin ko hindi naman 5 liters. Siguro mga ito. 2 to 3 liters. Ganun. Pero okay na rin siya. Ayun, dikit natin sa sasakyan. Oh, kita niyo ba? Ayun. Diba? Nakadikit siya. Wait lang. Ayan. Nakadikit siya sa Fortuner. Ganda niya. Solid. Pero bago tayo maglagay ng magnetic na tank pad dito sa gas tank natin, syempre lagyan natin ng tela po. Para iwas gas-gas. Diba? Ganyan talaga yung pagbago pa. Next time wala nang ano yan, tela-tela. Rekta na. So, kakabit na natin yung kanyang belt. Madali naman siya ikabit ay, no?
Yan, kawit na. Tapos, adjust-adjust na lang. Tapos, adjust din dito sa kabila. Ito, okay ito. Pagka natanggalin nyo lang naman, ipupul nyo lang ito. Tapos, kabit nyo sa bewang nyo. Medyo may kit pa. Lagyan ng konti. Okay. Kabit na natin yung isa din para sa leg. Ayan. Ayan. Garter naman siya. Kaya madali siyang kabit. Ayan. So, unahin na natin itong sa belt. Contour. Sinagsahin nyo ang itanasa. Yan. Tapos yung sa belt naman, ay sa belt, yung sa leg naman, ganun lang din. Adjust nyo na lang pag medyo mahigpit. Yun o. Kita ba? Hey. Hey! So ito nalagay nyo ba kung gamit pag uwi ng pulido. Sabis. Pakita ko nun sa inyo mga kasa yung mga na-install ko na dito sa aking ZX4RR na 2 weeks old. Naunahan na ay itong SE project na slip-on. Pangalawa is yung kanyang radiator cover. Ayun, ZX4RR. Pangatlo, ito. Kanyang frame slider. Solid. So yung mga kamasa, kung may natutunan kayo sa aking pag-install nitong frame slider, kindly leave a like and please subscribe mga kamasa. Always ride safe and put that first. Peace out! Hey, what's up mga kamasa? Welcome back to my YouTube channel.